Nasa studio po natin ngayon, Idol, si Flor Delisa Malate. Idol, nirereklamo niya ang kanyang dating kinakasama dahil iniwan nito sa kanya yung mga anak nito sa ibang babae at hindi rin daw po nagsusustento, Idol. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Flor Delisa. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Nasaan na po yung mga anak niyo, Ma'am? Nasa akin po, yung dalawa po. Nasaan na po si Mister? Nag-asawa po siya ng iba. Kasado ba kayo? Hindi po. Pero 12 years kami nagsama, tapos po nagloko po siya. Bali, isa't kalahating taon na po kami iwalay. Doon po sa, kasi siya po yung nag-asawa ng iba, wala po tayong pwede may kaso dyan dahil hindi naman kayo kasal in the first place. Opo. So, yun lang po. Pwede natin siya kasuhan ng bawsi kung siya po hindi nagbibigay ng tamang suporta para sa inyong dalawang anak. Siya po ba nagbibigay ng suporta? Nagbibigay po pero hindi na po tama eh. Kasi pag humihingi po kami ng pera, halos murahin niya po kami. Magkano po binibigay ng suporta para sa dalawang bata? Sa dalawang linggo po eh. Nakakapagbigay na lang po siya ng 2,000. E dalawa po yun, may sakit po yung isa. So 4,000 po sa isang buwan? Opo, halos ganun na lang na ibibigay niya sa akin po. Anong trabaho niya po? Mekaniko ng generator po. So 4,000 a month. Opo. Para sa dalawang bata. Hindi Opo. Nga po talaga sapat yun. Anong po trabaho niya, Ma'am? Nagbibenta po ako ng Avon products po, yung mga pampaganda po. Okay naman po yung mga kita niyo sa Avon? Medyo po ko talagang kinakapos. Ngayon nga po eh, nakabaon po ako sa utang doon dahil nagastos ko po yung mga pambayad ko sanang nakuha ko po. Ano sabi po ni Sir, yung ex niyo, bakit po 4,000 a month lang kanyang... Kasi hindi na po siya nakikipag-usap sa akin eh. Pag magbibigay lang po, sabi niya, punta ka na, yun lang po. Tapos ipapatay niya na yung cellphone niya, hindi ko na siya makontak. Hindi na niya kami kinakausap kahit mga anak niya po. Eh, hindi pwede yan. Nasa linya na po, Idol, si Fernando Gatos. Mr. Gatos, magandang hapon po, Sir. Hello, Sir. Good afternoon, Sir. Sir, paano mo pagkasihin yung 4,000 para sa dalawang anak mo sa loob ng isang buwan na yung isa sa kanila ay sakitin? Hindi naman po totoo yan. Ano po yung totoo para sa inyo? Eh, kasi po pag nagpapadala ako, nagagalit pa nga yan pag yung anak ko lang na isang doon ko pinapakuha ang pera eh. Magkano nga pinapadala mo, Sir? 3,000. Sa 2 bis din ako magpapadala sa 1 linggo. 3,000, 2 bis sa 1 linggo. So, 6,000. Sapat na ngayon kung 6,000 kada linggo. Resibo ka, Mr. Gatos, magpapatunay na ikaw nagpapadala ng 3,000 dalawang bis sa 1 linggo. Kung minsan naman po, wala naman kasing customer, kaya hindi ako nakakapagpadala kung magsasabi ng pera. Kasi freelancer lang naman po kasi ako. Okay, so naintindihan ko na. Idol, maisingit ko lang po, hindi din po anak ni ate yon. Anak po ni Fernando yon sa ibang babae. Yung inaalagaan ngayon ni ate? Opo. Oh, Fernando, Sir. Ang kapal naman ni mukha mo, anak mo pala yung inaalagaan ng ex mo at hindi ka nagsusuporta ng tama. Dapat ikaw mag-alaga niyan. Kita man, bait-bait na pala itong si ex, di ba? Oo, Sir. Magpapadala uli ako mamaya, Sir, pagka nakatapos ako rito. Magkano papadala mo? Papadala ko ako ng 3,000 ulit. Okay, 3,000, 2 beses 1 linggo. Kaya mo yan? Opo. Sige. Ma'am Flor Delisa, magpapadala daw ulit ng 3,000 at mamaya and then 3,000 twice a week. Okay na sa inyo yan, Ma'am Flor Delisa? Bahala po siya, basta po pag yung nangangailangan po kami ng mga pambayad ng kuryente kasi wala na po kaming kuryente, nakikisaksak na lang po kami. Tapos po yung tubig namin po mapuputol na rin, tapos nakaano rin po ako sa Avon, nababaon po ako sa utang. Siyempre po bibili ako ng mga pagkain na masustansya para mapakain ko yung anak niyang dalawa kasi po yung isa meron pong sakit na TV po yun. Naku ma'am, ang bait-bait niyo, Ma'am Flor Delisa, hanga ako sa inyo, sobra pong hanga ako, saludo ako sa inyo. Iniwan niya po ako, tima yung pinaalagaan siya sa akin. Nangangako siya sa akin na habang buhay kaming magsasama. Tapos iniwan niya po ako. Sabi niya po kasi matanda na raw po ako kaya iniwan niya ako. Nag-asawa po siya ng bata sa akin. Samantalang ako po lahat ang nagpakahirap sa mga anak niya po. Na 5. Kaya masama po talaga ang loob ko. Nung lumaki na yung mga anak niya, nag-asawa din po siya ng iba. Ngayon nag-iisa na lang po ako, wala akong asawa. Kasi siya na po kasi nabi ko, naiiyak ako dahil ang laki mo nang hirap ko sa mga anak niya sa pag-aalaga ko po dahil baby pa po yung bunso, 6 months sa akin po yung lumaki. Kaya hindi ko po talaga maibigay kasi mahal ko po yung bunso niyang anak. Napamahal na po kayo doon sa mga bata. Opo, wala pong masasabi sa akin ng mga anak niya dahil minahal ko po sila ng parang tunay kong anak. Napakadakila niyo po, Ma'am Flor Delisa. Fernando, grabe ka naman. Sobrang
babait itong si Ma'am Flordeliza. Inalagaan ka niya. Inalagaan niya mga anak mo hanggang ngayon. Tapos nung tumanda na siya, iniwan mo siya, tinalikuran mo siya dahil gusto mo kumuha ng mas bata. Pinalitan mo siya. Hindi mo palang tiningnan yung ginawa niyang kabutihan sa'yo sa mga anak mo. Napaka wala kang utang na loob. Eh kasi po nung umuwi ako sa amin, pinadlakan niya po ako ng pinto. Di umalis ka agad ako. Dahil lang doon pinadlakan pa. Di magantay ka hanggat bumukas yung pinto. Kengkoy ka pala eh. Dahil lang doon, yun ang naging dahilan. Para ikaw yung mambabae na, iwan mo na siya, pinadlakan ka lang. Hindi po, kararating ko lang po kasi. Okay, sige, bakit ka pinadlakan ng pinto? Hindi ko po alam kasi may kasama na siya noon eh. Wala po. Sinungaling po siya. May text pa nga sa akin, nagkakasal na daw sila. Sinabi ko lang po yun para umuwi siya pero hindi po siya nagpapakita sa akin. Ba't mga pinadlak nga pala mga Flordeliza para maging patas naman tayo kay Fernando? Natakot po ako sa kanya eh. Baka po saktan niya ako. Kaya pinadlak ko, baka saktan niya ako. Kasi pinananakit po siya sa akin. Talanan. Dahil nga po dun sa sinabi ko na magpapakasal po kahit hindi totoo. Kasi, ba't mo sinabi yon? Sinabi ko po yun para umuwi siya. Pero hindi naman talaga. Hindi na siya umuwi. Taon na po. Sige po, kuha ko na po. Eh, Fernando. Sir. Tulongges ka pala eh. Siyempre, kahit na sinong babae, gagawa po ng estilo para ikaw ay mainganyong bumalik. E yun na ngayon naisipin niyang estilo na para ikaw ay mainganyong muling umuwi ng bahay. Isasabi, magpapakasal na siya para ikaw naman ay mataranta. At nataranta ka nga, umuwi ka nga. Ngayon natakot siya na baka bukbukin mo siya. Nagpadlak muna. E sana, sir, nagpalamig ka muna. Kahit po, ano, ilang taon na ako kami nagsama niyan, sir. Hindi ko pa napitik yan. Bakit ka hindi umuwi ng bahay? Bakit matagal ka bago umuwi? Ano nangyari? Nagpapadala naman po ako, sir, kasi... Sir, bingi ka ba? Bakit ka madalas hindi umuwi? May kinakasama na po. Eh, may nasa trabaho po, sir, eh. Ilang araw bang trabaho mo? Pag inabot po ako ng 3 araw, sir, sa ginagawa ko, hindi po ako makaka-uwi. Niluloko mo ako, Fernando, ikaw naman. Sir, alam ko kung meron kang kinakalikot na babae. Ay, ito po yung mga text sa akin, yung babae niya. Fernando, magpapadala ka ng 6,000 kada linggo, tama? Sige, sir. Pwede, sir. Magpipirmahan kayo sa barangay, okay, sir? Sige po. Okay. Ma'am Flordeliza? Po. Sasamahan ko namin kayo sa barangay, magpipirmahan kayo. Mamaya daw siya, magpipigyan ng 3,000, kunin niyo po yun. Oh. And then, pipirma sa barangay na twice a week, na 6,000 ang padala niya. At kapag hindi niya po nasunod yun, eh, tuloy-tuloy po tayo sa pag-file ng kaso sa korte, Bausi, okay, ma'am? Opo, idol. Andito po yung bunsong anak ni Kuya Fernando Gatos. O, Fernando, makinig ka. May sasabihin yung anak mo. Iyak po. Umiyak na, idol. Iyak nang iyak po yung bata. Kanina okay, pa pinapatahan tamo, niya yung nanay niya. Ma, huwag ka nang umiyak, ma. Fernando, kita mo yung ginawa mo? Dahil lang po ano sa po? Babae. Inaaway po ako lagi ng babae niyo. Yun nga pong masakit doon, ma'am eh. Kayo pong naghirap. Opo. Tapos, bigla kang kinalikuran nito at napapakasasa na ngayon sa bago niyang kinakasama na inasawa niya. Opo. So, pala niyo po yung pangako niyo, sir, ha? Sir Fernando. Oo, sir. Sige. Sherry, ganun na lamang, Sherry. Samahan na lang sa barangayan. Opo. Okay. Battery. Meron, binimikali ko si Fernando ngayon, ha? Mukha nga idol, eh. Baka magpunyari lang, battery daw yan. Punyari siya, oh. Battery ka pa. Sige po. Okay, salamat po, Ma'am Flordeliza. Maraming salamat po, Sir Rabi. Paano niyo po tinanggap tong si Mr. Nyo na alam mong 5 na yung anak niya sa ibang babae? Mahilig po kasi ako sa mga bata. Mm. Kaya po nainganyo ako dahil sabi ko, pagtanda ko maraming magmamahal sa akin dahil mahilig din po akong umampun. Pero nung time po na yan, nakilala niyo si Sir, may anak na siyang 5. Opo, kamamatay lang po ng asawa niya. Ito yung bunso. Opo. 6 po yung anak niya, kaya lang po yung isa pinadala niya sa Cagayan kasi hindi ko po kayang mag-alaga ng 6. Mm. 5 lang po ang kinuha ko. Pero yung ilan po, napalaki nyo ng maayos? Opo, napalaki ko naman po ng maayos yun. Nag-asawa na nga po sila eh. Be, anong masasabi mo kay Mami Flordeliza? Mabait po siya, tsaka maalaga po. Parang tunay na mami. Opo.
tapos po mapagmahal. Saan po ba kayo nagkakilala nito ni Fernie? Parang restaurant po yun, kainan po, yung pinagtatrabahoan ko. Ito po yung trabaho niya, tapos ito lang po yung karinderiya na kinakainan niya po. Kailan po ba huling umuwi ito yung sa inyo si tatay? January 27 po, 2018. Tapos sumilip po siya ng October 3 seconds, umalis na po siya dahil kasama niya po yung babae, naghihintay sa terminal. Let's say, opo, hindi po kayo kasal, pero yung delikadesa man lang na ikaw yung nag-alaga ng mga anak niya sa ibang babae. Yun yung masakit, mami. Masakit po talaga. Hindi ko kayang tanggapin. Sabi ko, hindi kayo matatahimik. Makakonsensya kayo. Pero ako po yung hindi natahimik kasi po iyak ako. Nangiyak paggabi. Nakaalala ko po yung hirap po sa mga anak niya po. Na parang hagdanan na inuwi ko sa bahay. Kasi 12, 11, 10, 9, 8. Tapos ito po yung 6 months. So, mami, ganito po ang gagawin natin. Ano, we will make sure po na magkakaroon po kayo ng agreement sa barangay. Sasamahan po namin kayo, ma'am. And syempre po, mami, uobligahin natin yung sinabi niya on air na 3,000. Pag hindi po siya sumunod sa usapan na yun, ma'am, file po tayo ng kaso sa kanya, ma'am. Okay po? Maraming salamat po sa inyong lahat.